Grabe! Eto na nga, yung 10 selection committee na magja-judge para sa Miss Universe. I am not sure kung same doon sa preliminary and sa finals, but final na to. And na-upload na sa Miss Universe Facebook tsaka sa website nila. So, here they are. Let us now begin. Eto na si Halima Aden. And I believe she is from Somalia and a renowned supermodel. So, she is a big name in the fashion industry, and she is one of the first na nagsuot ng hijab during sa mga fashion events, and talagang syempre she promoted diversity sa fashion industry. So she is looking for a candidate probably na talagang malakas ng paninindigan to break barriers not only in the fashion industry but also in Miss Universe. So mabigat na judge ito. And then, let's proceed naman kay Carlton Cressley. So, kilalang-kilala natin ito, especially sa mga members ng LGBT. He is a American lifestyle coach, tapos naging actor din, tapos lagi niyo nakikita sa mga ibang reality shows sa Amerika, sa mga TV, ayan. So, laging nandito siya sa mga fashion competitions, sa runway, yung mga ganun, modeling, and then dito na rin sa pageant industry. Kaya, mabigat din siya and very credible na judge. Another judge is Mario Bautista. He is very famous sa Mexico. He is a musician, R&B dancer, and social media star. So, malaki ang pakinabang din niya sa selection committee because he is also looking at candidate na talagang marketable. Tapos, he is also an actor. So, probably siguro ang hinahanap din niya is yung mga versatile na beauty queen na pwede talaga sa lahat. Next judge is, yan, kay Dr. Connie Mariano, one of the judges dito sa competition. So, hindi si Heart Evangelista pala. Kaya kalampagin nyo na si Heart Evangelista. So, Connie Mariano ay isang physician, licensed physician. So, she is also probably aiming to select a candidate na malakas ang paninindigan in terms of kapag i-relate sa mga healthcare. Healthcare, mental health, emotional health. Kaya malaki din yung pakinabang niya because, syempre, importante din ang health sa ating buhay. Another judge is si Miss Sweta Patel. I'm not sure kung maiden name niya ito. And nag-research ako ng konti and I found out that she is a practicing lawyer. O yan. So aside from doctors, meron tayong lawyer. And I believe naghahanap din siya ng candidate na malakas din yung paninindigan, yung confidence niya. So more on advocacy. So hindi lang sa face, sa body, kundi talaga sa mga backstory and advocacy yung hinahanap niya. Another judge is Janelle Comisyong. Kung pageant fan ka talaga, kilalang kilala mo siya. She's the first ever black na nanalo sa Miss Universe. Kaya marami talaga ang siguro naging against sa kanya because of the color of her skin. Kasi during that time, sobrang lakas ng racism. Kaya yun yung isa na brinake niya talaga yung barriers. Kaya naghahanap din siya ng possible na candidate or winner na malakas talaga ang paninindigan and makulay ang kanyang backstory. Next judge is Giselle Blondet. She is a well-known TV personality sa Puerto Rico. So bilang isang judge, syempre kung i-base mo yung background niya as host, as a TV presenter, and syempre nakikita natin sa mga television shows, games, o kaya sa mga soap operas, hinahanap siguro niya yung beauty queen in the future na magaling bumangko or magaling magbuhat sa stage. So definitely, resource speaker, influential speaker para maka-empower pa ng younger generation or sa mga previous generations tungkol sa kanyang mga advocacies. Let's proceed kay Denise White. Alam natin na CEO siya. She is more on dun sa marketing, no? Kaya siguro, as a judge, hinahanap niya ang isang candidate na marketable. Kayang-kaya niya na i-promote yung brand, yung business, regardless kung anong circumstance yan, regardless kung anumang challenge. So, hinahanap niya ang isang candidate talaga na marunong talagang i-display yung brand sa iba't ibang target markets using different analysis, marketing analysis, yung mga ganun. Kaya,
importante rin ang role niya bilang judge. Tapos another judge naman is si Iris Mittener. Alam naman natin na she is the winner of Miss Universe noong 2016 in the Philippines. O, diba? So bilang isang beauty queen, syempre, i-base niya yung kanyang background, experience niya as a previous winner sa mga next na mananalo. So she is looking for a candidate na malakas ang paninindigan niya sa buhay, okay yung kanyang background story. So basically more on advocacy talaga yung hinahanap. Hindi lang sa face, hindi lang yung katawan lang, ganda lang, o di ba? Dapat may ibubuga ka talaga and relatable ka talaga in real life. And eto pa, si Avani Gregg. So she is a social media superstar in the US. So may awards din siya sa TikTok. And makikita mo may mga podcast siya. Lagi siyang nagsasalita. So bilang isang judge, hinahanap nito ang isang candidate or probably na winner na magiging spokesperson. So pwede din siya sa marketing. Pwede din siya bilang isang babae na nakakapag-empower talaga effectively, efficiently bilang isang Miss Universe. So, abangan na lang natin yung mga eksena nilang mga judges. However, no, I am reminding sa mga pageant fans na stop yung mga ganitong klaseng comments. It's because hindi nakakaganda. As in, yung laro-laro na comments kasi we are promoting kindness campaign and then meron pa rin mga ganito talaga na puro laro sa mga comments, no? And nakaka-degrade yan. Tapos sa doon pa sa Miss Universe page pa nagkakalat. So iwasan natin yung mga ugaling kanal. It's because pwede talaga itong maka-apekto sa mga stand ng mga queens natin sa Miss Universe. Kaya gusto nyo bang ma-unplace si Michelle D dahil sa mga ganitong klaseng ugaling kanal? Kaya let us prevent this kind of attitude and sana ma-delete itong comment na to. O, diba? Kasi nga, diba, nagpapakahirap tayo na i-promote yung kindness campaign pero hindi talaga natin makontrol ang behavior ng mga fans. Once again, eto na yung mga 10 judges. Top 10 judges sa Miss Universe, the 72nd edition ng Miss Universe Beauty Pageant sa El Salvador. Kaya hopefully, sana makapili sila ng candidate na truly will become an inspiring na queen. And I hope sana magkaroon tayo ng possible finish this year. Basta ang importante para sa akin, basta hindi unplaced. Masaya na ako kapag nakapasok na si Michelle sa semifinals. Yun ang pinaka-goal natin na hindi ma-unplaced. Bonus na lang kapag nasa top 10, mas lalo na kapag top 5 and top 3 and winner. Super bonus na yon. So, wag muna tayo mag-expect ng sobra-sobra. Basta ang goal natin is makapasok si Michelle sa top 20. Yun na muna. O diba? Kasi masasaktan ka lang kapag yung expectations mo, hindi yun yung naging resulta. O diba? Anyway, I am here para makisali sa bayanihan. Kaya let us continue to vote for Michelle D. Madali lang yung pag-vote. I-download nyo lang yung Miss Universe app from the Play Store sa Google and then kapag na-download nyo na yung Miss Universe app, hanapin nyo lang yung vote. Basta yung star sign na yan sa center bottom or bottom center. Basta yung may bottom yan. I-click nyo yun and then piliin nyo si Michelle D and then cast your vote. So, ayan, in that way, sana makatulong tayo para hindi tayo ma-unplace. So, that's the main goal as a pageant fan. O, diba? So, I hope na iwasan nyo din. Be vigilant sa mga nakikiride on na scammers. Kasi itong mga scammers na to, sana makarma sila, no? May nagme-message talaga na kunwari daw hindi nila alam mag-vote. Eh, ang dali-daling mag-vote. Tapos sasabihin nila na legit voter. So, anong kinalaman ko kung legit voter ka? So, mag-ingat-ingat kayo sa mga nagkukunwari na bigbigyan daw kayo ng pera sa GCash para daw makapag-vote. Pero ito yung catch. Bago nyo daw makuha yung pera, sasabihan ka na you pay verification fee, OTP fee, yung mga ganon. Lagi ko itong inuulit-ulit kasi ang dami talagang kawatan ngayon online. So, mag-ingat kayo sa mga scammers. Kaya kung may na-encounter kayo na mga nangi-scam na kunwari magbibigay daw sila ng pera, i-screenshot yung message at i-upload yun sa comment section. Kaya para ma-warningan yung iba. And I hope after Miss Universe, sana panoorin nyo pa rin ako.
Kasi syempre meron din naman tayo mga non-pageant topics na i-discuss, i-react, and syempre mga vlogs. Ayan. So I hope na nagugustuhan nyo itong mga vlogs ko. I hope na may mga natututunan din kayo. O, di ba? Anyway, never stop voting. Never stop na maki-join sa mga bayanihan. Kasi nakaka-proud, no, kapag magbubunga ang pinaghirapan mo. So, that's it, guys. Uulitin ko. I hope may natutunan kayo dito sa video. And I hope nakaka-relate din kayo. Especially about bayanihan. And that's it. Thank you and have a nice day. So another upload siguro mamaya.